panghapunan natin ngayon. Kain po at saka maraming kanin. Ba't maraming kanin, ate? Eh, yun ang gusto po ng mga anak ko at saka yun sa pang-araw-araw talaga. Kailangan po yun. Hmm. Di bali nang walang ulam, basta may kanin. Sa bagay. Pero gano'n ba naman karaming kanin ang nauubos nyo bilang isang pamilya? Isa't kalahating kilo. Yung mga anak ko kasi nakakaubos ng isa't kalahating cup sa pang-araw-araw. Pero ate, alam mo ba, dapat ang kanin hindi rin sobra yung kinakain natin sa bawat kainan. Kasi ate, kapag sobra yung kanin natin, ang tendency nun, baka mas bumigat tayo para sa edad or para sa taas natin. And kapag bumigat tayo, mas tumataas yung chance natin na mag-develop ng mga lifestyle diseases sa mga susunod na panahon. Kasi ang mga anak ko, yan ang gusto eh, kanin eh. Oo ate, gustong-gusto nga nila, pero meron tayong magagawa para mabusog pa rin sila, pero babawasan natin yung kanin. Kailangan din marami yung gulay. Kasi pag maraming gulay kang kinain, mabilis ka rin namang mabubusog. So para mas marami kang malaman tungkol doon, may mga pumupunta dito para mag-invite sa Mag-Pinggang Pinoy Tayo project, no? Pwede kayong pumunta doon sa seminar na yun, natuturo doon kung ano yung tamang pagkain para sa edad ng bata at para sa edad mo. Tapos matututo ka rin doon ng mura, masarap, masustansya na mga pagkain na kayang-kaya mo. Libre naman siya. Tapos sandaling-sandali lang siya. Wala namang masama kung a-attempt ka. Sige po, wala akong problema sa mga. Ako si April yung Santo Domingo. Mahal ko ang pamilya ko. Kaya nagpinggang Pinoy ako. Tara, magpinggang Pinoy tayo!